5 realistic way to save money from your salary. Hiram ka na lang ba ng hiram? Pwede makisuyo? Babayad lang ako sa 15. Bago lang nagsweldo ah. Bakit parang wala na akong pera? Hindi madaling mag-ipon. Maliit nga lang sweldo ko. Bakit walang perang tumatagal sa mga palad ko? Paano kung sabihin ko sa'yo na madami ka palang pera? Lahat ng pera mo ay nakahanda na at ang kulang na lang ay ikaw na mag-ipon. Dahil maraming mga tao ngayon na willing magtrabaho para kumita ng malaki at gumanda ang buhay. Iniisip lang nila pag nakatrabaho na sila, pagising nila sa susunod na umaga, mayaman na sila. Hello? Uso naman save te. Hindi instant ang pagyaman kung hindi mo alam mag-save at manage sa pera. Walang madali sa mundo. Ngunit ang channel na ito ay magbibigay gabay sa inyo na kahit gaano kahirap ang dinanas mo, magbibigay kami ng idea para mapadali ang iyong pagsisave ng pera. Madali lang yan kapatid. Kailangan mo lang patient at determination upang mapaunlad ang finances mo. But before that, heads up, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell to keep you updated for our new uploaded videos. Comment and share for topic ideas. Number 1, masyadong maluho. Add to cart, check out, plus shipping. Ang iba sa mga Pinoy ngayon ay mas inuuna ang makaporma at makapagyabang bago mag-ipon. Every time darating na ang sweldo, mas inuuna pa ang pagbili ng mga mamahalin na mga gamit katulad ng sapatos, bag, or may naka-buy one take one. Maporma at astig nga ang dating. Hindi naman sa hindi ka bibili niyan. Pero as long as mas malaki yung tinabi mo na savings bago ka gumastos, okay yan. Hindi naman masamang mag-reward sa sarili. Pero dapat unahin mo talaga ang future mo at ang family mo. Number 2, kontento na lang kung ano ang meron. 3,500, tubig, kuryente, panggas at grocery, zero balance, okay lang yan. Hihiram na lang muna ako kay mama, babayaran ko na lang sa sweldo. Maraming mga Pilipino ang may ganitong mentality. Ayaw nilang lumabas sa box nila or tinatawag nating ayaw nilang mag-grow. Kontento na lang sa kung ano ang nandyan. May mga mentality ang Pinoy na, bakit naman ako mag-iipon? Hindi ko naman madadala sa langit ang pera. Basta kumain at may ilaw, kuryente kami, okay na kami doon. Pag dumating ang problema, katulad ng nagsakit or may ibang emergency, wala kang makuha sa bulsa mo kasi nga wala kang ipon. Solusyon mo na naman dyan, utang na naman. Number 3, kulang o hindi sapat ang sweldo. Ano ba naman to? Bago pa nagsweldo pero bakit ubus na? Ang hirap talaga kapag maliit ang sweldo. Isa naman ito sa realidad ng mga Pilipino. Kulang ang sweldo o di kaya hindi sapat. Paano ka naman makaipon kung ganito lang naman din ang sitwasyon? Ang the best na solusyon dyan, huwag kang magmukmok sa kwarto mo at magmeditate sa maliit mong sweldo. Pwede kang mag-sideline, business, o trabahong may mas malaking sahod. Okay lang na mag-invest sa sarili. Maraming opportunities na mga libre, mga trainings at seminars upang madagdagan ang kaalaman at skills na magagamit sa pagtatayo ng sariling negosyo. Number 4, walang pangarap o financial goals sa sarili. Kung wala kang pangarap o goal sa buhay, ayaw mo magtrabaho o mag-isip ng paraan para magkapera o umangat man lang ang buhay mo, kabilang ka ba sa mga tambay na umaasa lang sa magulang, ate, or kuya? Nandyan naman sila palagi. Kung may mga gusto ako, hihingi lang ako sa kanila. Ang mas nakakalungkot dito ay pati shampoo, sabon, at ang worst ay sinasama pa ang sigarilyo at beer. Number 5, hindi alam kung paano mag-ipon. Dahil hindi kasali ang financial literacy na subject sa eskwelahan noon, hindi natutunan ng mga bata sa murang edad pa lang kung paano mag-ipon at kung gaano kaimportante ang pera. Ang nagiging resulta, ang daming hindi marunong humawak ng pera at marunong mag-ipon. Magaling gumastos kasi yun ang mas madaling gawin. Ang topic na pag-iipon ay dapat natutunan sa loob ng pamilya. Dapat turuan ng mga magulang ang mga anak nila kung paano humawak ng pera. Ang bad news ay hindi natin matuturuan ang ating anak kung ang mga magulang din ay hindi marunong mag-manage ng pera nila. Huwag mo nang mag-next video and watch out for our 5 important tips kung ano ang sikreto para dumami ang pera. Number 1, be debt-free. The rich rules over the poor and the borrower becomes the lender's slave. Proverbs chapter 22 verse 7. Ito naman ang 3 effective steps para ikaw ay maging debt-free. Step 1, ilista mo lahat ng inutangan mo at kung magkaano ang hiniram mo sa bawat isa. Pagkatapos mong ma-sort out yung mga nautangan mo, sabihan mo sila na babayaran mo sila pakunti-kunti at magbigay ka ng araw kung kailan. Kung tapos mo nang ilista ang total sa mga nautangan mo, pagsikapin mo talaga na mabayaran sila ng pakunti-kunti. Habang nagpapatuloy kang magbayad sa utang mo, kumakaunti at nauubos na ang mga nautangan mo. Sumas magaganahan kang magpatuloy hanggang mabayaran mo silang lahat. Step 2, kada sweldo, kumuha ka ng 10% para sa pag-invest at 20% para pambayad ng utang. Tayong lahat ay
nabuhay sa mas mababang sahod bago nakukuha ang mga promotions at pay increase sa pag-asenso natin sa ating kanya-kanyang careers. Nung lumaki na ang ating sahod kaysa makasave money para sa budgeting natin, mas lalong lumaki ang paggastos at pagkonsumo. Ang iba naman, mas malaki ang gastos kesa sahod. Hindi na lang mag-simply living para less gastos, pero ang nangyari, lumaki ang gastos, gayon din ang utang. Dapat natin matutunan kalimutan yun. Kailangan matutunan mag-ipon at magbayad sa utang muna bago gumastos at bumili ng mga bagay na hindi importante. Habang nagpapatuloy ka, natututo tayong mabuhay ng simply living at nang lumalaki ang pag-iipon dyan na mababayaran lahat ng utang. Step 3, huwag nang manghiram pa ng pera at lalo ka lang mababaon sa utang. Hindi ka makakatakas sa isang hukay kung pabalik-balik ka lang sa ilalim at ibinabaon mo pa ng husto ang sarili mo. Kung gusto mong maging debt-free, mabuhay ng simply living, matuto mag-budgeting. At kailangan mo din unti-unti mong bayaran ang lahat ng nautangan mo at itigil mo na ang pangungutang pa. Number 2, learn how to budget. Matuto mag-budget. Isang malaking bahagi ng financial freedom ay ang kalayaan ng puso't isipan mula sa pag-aalala tungkol sa kawalang katiyakan ng buhay, Susie or man. Ito naman ang 3 effective steps para ikaw ay matutong mag-budget sa pera mo. Step 1, magkaroon ng mga financial goals. Bakit nga ba tayo nag-iipon? Gusto mo bang bumili ng sariling bahay? Pinag-iipunan mo ba ang nalalapit na kasal mo? Ano man ang iyong dahilan, mahalaga ang pagkakaroon ng financial goals. Ito ang magsisilbing paalala at motivation mo para makaipon at kumita ng pera. Step 2, gumawa ng budget. Sa paggawa mo ng budget, siguraduhin mo talaga na alam mo na kung saan napupunta ang mga pera mo. Mas i-prioritize mo ang mga bayarin katulad ng bills at utang mo. Kung naparami ang gastos sa mga hindi importante na bagay, unti-unti bawasan para makadagdag ka sa ipon mo. Importante din maglaan ka ng pera para sa mga gusto mong bilhin para mas porsigido kang mag-ipon. Step 3, palawigin ang iyong financial literacy. Hindi man na ituturo sa paaralan ang financial literacy, marami ka namang pwedeng basahin at panoorin para matutuhan ito. Maaari kang mag-subscribe sa blogs at YouTube channels na nagtuturo ng financial literacy. Pwede ka rin sumali sa iba't ibang Facebook groups kung saan makakakuha ka ng kaalaman tungkol sa pagtitipid, pag-i-invest at paggawa ng budget. Number 3, gumawa ng saving goals. Alamin kung gaano katagal bago makamit ang bawat layunin. May mga short-term goals kung saan ito ay aabutin na mga 12 hanggang 36 na buwan bago mo ito makamit. At meron ding long-term goals kung saan aabutin ito ng mas mahabang panahon. Halimbawa na mga money saving tips, emergency funds. Ang emergency funds ay 3 hanggang 6 na buwang gastusin na maaari mong gamitin kung sakaling ikaw ay mawala ng trabaho. Pwede rin itong gamitin sa ibang klaseng emergency katulad ng medical na pangangailangan, pagpondo sa edukasyon ng anak, save money for your future dream house or car. 4, alamin ang prioridad sa buhay. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang prioridad sa buhay. Kung ikaw ay may sariling pamilya, maaari na ang mga prioridad mo ay ang iyong asawa't mga anak. Kung ikaw naman ay single, maaaring ito ay ang iyong magulang o mga kapatid. Alamin kung ano ang pinaka-importanteng goal na gusto mong makamit. Kasama sa hakbang na ito ay ang pagpapasya kung gaano kahandang maghintay para makamit ang iyong layunin at kung magkano ang kaya mong itabi para rito. Number 5, pagmasdan ang paglago ng iyong ipon. Alamin ang pag-unlad ng iyong pag-ipon buwan-buwan. Sa ganitong paraan, mas madali kang makapag-a-adjust sa iyong pag-budgeting at ito rin ay makakatulong para makapag-focus ka sa iyong goal. At dyan nagtatapos ang 5 realistic way to save money from your salary. Kung sa inyong palagay ay may natutunan kayong paraan para makasave ng pera, maglagay ng komento.